Kilala kita. Alam ko ang bawat pagkurap ng iyong mata. Alam ko kung kailan ka nauubusan ng hininga. Ang mga bagay na sa iyo'y nagpapasaya. Kilala mo ako, ngunit hindi mo alam ang mga plano ko. Pero nakasisiguro ko sa iyo, ang lahat ng ito'y para sa ikabubuti mo. Naliligaw ka na naman ng landas. Ikaw na naman sa bisig ko'y kumakalas. Nalilimutan mo na naman na ako ang iyong lakas. Sa bawat paghakbang, ito'y nagiiwan ng bakas. Bakas na nagiging gabay ko upang matuntun ang pinaroroonan mo upang muli ika'y katagpuin ko. Lumayo ka man, ika'y patuloy nahahanapin ko. Patuloy mo man akong talikuran, saktan, tanggihan at kalimutan, ngunit iyong pagkakatandaan, ikaw ay patuloy natatanggapin ng walang alinlangan. Patuloy ka mang lumakad palayo, ipagpatuloy ang buhay na wala ako, magpakasaya sa bagay na makamundo, hinihintay ko pa rin ang pagbabalik mo. Anak, naliligaw ka na naman ng landas, maaari bang sa bisig ko'y huwag nang kumalas? Pangako, ako ang iyong magiging lakas, sapagkat ako ang simula, maging ang iyong wakas.
Nagawang God answered by fire. It's because Elijah knows his God. Kapag kilala mo ang Panginoon, alam mo kung anong kaya niyang gawin. Hindi ka nagagambala ng sitwasyon. Amen. So today, let us desire to know our God. Completely know our God. Personally know our God. Diba? So what a great experience to have a God who answers by fire. Amen. So right now, God, we're asking you to show us your face today, Abba Father. Show us your face today, Abba Father. So we want to know you. We want to know you today, Abba Father. We're so grateful. We're so thankful for everything you've done in our lives, God. What a good God we serve. Wow.
So pull me a little closer. Take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much stronger than anything I tasted. I wanna know your heart. I wanna know. God, nothing can satisfy us, God. Nothing can satisfy us except you, Lord God. Except you, only you, God. I wanna know your heart. I wanna know your. Nothing can satisfy. Your love is so much sweeter than anything I tasted. I wanna know your heart. Wanna know your heart. So pull me a little closer and take us a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much stronger than anything we've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Book of Matthew 26, nung binasag po yung alabaster jar sa paanan ng ating Panginoon, ano pong sabi nila? What a total waste. But what she's doing is worship. And remember, worship is never a waste. Amen? Sabi po dun, apart dun, sabi dito, she walked right up to Jesus. Verse 6, Matthew 26, verse 6 to 8. She walked right up to Jesus and in a lavish gesture of devotion. Ang sarap pong pakinggan, di ba? Na lumalapit tayo sa Panginoon with a lavish gesture of devotion. Walang pag-aalinlangan. With pure intention tayong lumalapit sa Panginoon. Abba, Father, this is my alabaster jar. It costs me a lot. It costs me years and years of everything that I have. Pero binibigay ko to ngayon sa iyo, Panginoon. As a form of worship. The world may say that that's a total waste, but no. When you worship God, it's never a waste. When you wait on God, you're never wasting time, amen. When you wait on His promises, it's never wasting time, amen? God always delivers. God always delivers. Just desire to meet with Him. Just desire to be one with Him. He will deliver. Worship is not a form of waste. Worship is not a form of waste. It's beating through your veins, amen? It's flowing through your veins. Worship is your nature. It's your calling. Come on. Worship you today, Abba Father, with a lavish gesture of devotion. A sweet, sweet devotion I lift up to you. Sweet Jesus, we worship you. Hallelujah. Sweet Jesus, come on. Jesus, hallelujah. Oh,
Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. Let's sing once more. Oh, Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. I just want to move your heart. It's all I want to do. I just want to stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Oh, to you. Let's sing once more. I just want to move. Oh, I just want to move your hearts. It's all. It's all I want to do. I just want to stand in. Oh, just pour it out. Come on. Pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all. I freely give it all to you. Oh, to you. To Jesus. Oh, Jesus, Jesus, my offering. All my ambitions, my hopes, my dreams. Here's my life, Lord, a sacrifice. Oh, just to bless you. Say once more, say Jesus. Oh, Jesus, Jesus, my offering, my offering. My hopes, my dreams. Here's my life, Lord, a sacrifice. Oh, just to bless you. I just want to move your heart. It's all I want to do. I just want to say. I freely give it all.
is where I want to stay. Oh, just to dwell in your house. Waste my hours and my days on you. We'll waste everything on you, God. Come on. Come on. Cause I just want to move your heart. Get calmed within your gaze. Right here in your presence, God. It's where I want to stay. Oh, just to dwell in your house. And what? Waste my hours and my days on what moves you. Come on, God. Tell me what moves. What is it, Abba Father? Come on, ask Him today. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Or is it a life laid down? Then here I give my more, God. Is it a song I sing? Here's every man. Come on, just tell me what moves. Communicate with your Father today. Come on, God, is it a fragrance? Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid out? Then here I give my vows. Or is it a song I sing? Which one? Every melody, just tell me what moves you. Yeah. Just tell me what moves you. Who is it afraid? I love all you.
Welcome to Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa. This is one of our online fellowships throughout the week, and we are so glad that you decided to join us in our virtual church. We are encouraging everyone to set aside anything that you are doing and to focus on our Lord Jesus Christ. Do not forget to like our Facebook page, share this video, mention your family and friends, and start your own watch party to contribute in spreading the gospel. You could also connect with us on Instagram at @bndmuntinlupa and YouTube at Dexter Durante for more. If you have prayer requests, feel free to message us and we would gladly pray for you. May you be blessed as you listen to the Word of God. Rito sa verse 1, make a joyful noise unto the Lord all ye lands. Amen? So, tingnan po natin yung command. This is a command. This is not a suggestion. So, ang sabi, make a joyful noise. So, ibig po ba sabihin, mga kapatid, yung ating ginagawa na pagsigaw, pagsasabing purihin natin ng Diyos, magingay tayo ng may kagalakan sa presensya ng Diyos, is it biblical? Amen? Ito po ba'y biblical o ito lamang ay gawa-gawa po natin? No? Amen? So, ang sabi po ng Biblia, make a joyful noise. Amen? So, believers are always making a joyful sound. Amen? Kaya nga po, you are not in a right church if it is quiet. Hello? Amen? Pagka ikaw po'y napapunta sa gawain na walang sumisigaw at wala pong nagagalak na sumisigaw sa presensya ng Lord, you are in a wrong church. Dapat lumabas ka ng mabilis. Amen? Dahil one of the sign of a church of God, there is a joyful noise. Amen? Hallelujah! Amen? So, kaya sabi, make a joyful noise unto the Lord. Amen? So, that's one. Number two, ito po yung mga attitudes na dapat pong ating ginagawa sa Lord, joyful noise. Number two, ang sabi ng verse two, serve the Lord. Amen? So, biblical po ba na tayo maglingkod sa Diyos? Yes, it is a command. So, the first command in Psalms 100 is make a joyful noise. Number two is serve the Lord. And how do you serve God? Ang sabi po ng Book of Psalms, not with grudging, amen? Hindi yung napipilitan lamang, hindi yung may kasamang pagre-reklamo. Ang sabi po ng Biblia, you are to serve the Lord with gladness, amen? So kailangan masaya ka na tumutugtog sa Panginoon, masaya ka na nagmi-minister sa gawain ng Panginoon. Tanungin mo ang iyong katabi, masaya ka bang naglilingkod sa Diyos, amen? Because ang sabi ng verse 2, when you serve God, it must be with gladness. Amen? Kaya kung ikaw ay maglilingkod sa Lord at masama ang iyong loob, wag na. Amen? Wag mo na ituloy. Amen? Kailangan po, naglilingkod sa Diyos ay masaya. Sabi mo sa iyong katabi, masaya. Amen? So, dalawa na po ang nakita natin. Pangatlo sa verse 2, ang sabi, we are to come before His presence with singing. Amen? Hallelujah. So, paano raw po tayo papasok, pupunta sa presensya ng Lord? We sing. Amen? So, are we doing that? Ginagawa po ba natin ito? Just in case you are ignorant on this, na bakit ba ang mga born again ay umaawit pa bago sila magsimula? Because we can't come to the presence of the Lord without singing. Dahil ang sabi ng Biblia, when you come into the presence of God, you must first sing. Amen? Kaya nga po, mga mananampalataya, kahit sintunado, you must know how to sing. Amen? Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya dapat ikaw po'y marunong umawit because the requirements of getting into the presence of God is singing. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kailangan matuto kang umawit. Kahit sintunado, okay lang yon. God doesn't mind it. Amen? Dahil yun po, ang sabi po ng Panginoon. Kaya nga po, again, kung kayo nasa simbahan na walang awit, and that is the wrong church. Amen? Pag wala pong mga pagsamba at pag-aawitan sa panimula, you can't get into the presence of God without singing because ang sabi ng Biblia sa verse 2, you come before His presence with singing. So that's number 3. And in verse 3, ang sabi, know ye that the Lord is God. Amen? So yun po yung pang-apat, kailangan ating unawain, ating isapuso, ating isipin na ang Diyos ay Diyos. He is sovereign. We cannot control Him. He control us. Amen? At paano po natin maipakikita ang right mindset and attitude that we believe that He is God? Sabi, He is the one who made us. Siya po kasi ang gumawa sa atin. At dahil tayo Kanyang ginawa, He considered us as His people and He considered us also as the sheep
of his pasture. Now, in verse 4, tingnan niyo po rito. Now, enter into his gates, that is his presence. Ano po requirements? Pagpapasok ka sa presensya ng Lord. Ang sabi ng verse 4, number 1, with thanksgiving. Amen? So, with thanksgiving and into his courts with praise. So, sa presensya po ng Lord, it is a requirement yung tinatawag na thanksgiving. At ang ating pong ginagawa na pagkakaloob is an action and a gesture that we are so grateful and thankful to God. Amen? So, bakit po tayo naghahandog sa Lord? Because this is an action of thanksgiving. Kaya remember the principle na nangyari sa dalawang magkapatid sa Biblia. And also, this is historic because this is the first murder that happens in the generation of humanity here on earth, yung magkapatid na si Abel at si Cain. Amen? Bakit po tinanggap yung isa at bakit hindi po tinanggap ng Diyos yung isa? The issue there is yung kanila pong heart attitude. Amen? So dahil si Abel ay punong-puno ng pananampalataya at pananalig at kasama nito ang kanyang pasasalamat sa Diyos for all the things that he has done. Kaya he honored God with his increase. Pero ito pong si Cain ay wala lang, basta lang siya mag-participate. Kaya nga po, ang pagkakaloob ay pagpapakita po sa Diyos that we are so grateful to God that we have survived again, amen, the week, the months, or maybe the years na dumating po sa ating buhay. Dahil pag tayo po ay nagkakaloob sa Panginoon, is a gesture na pinakikita po natin that we recognize who is the source of our blessing. Kanino po nagmumula ang ating pangailangan? Thank God for your job. Thank God for your businesses. But they are not your source. Remember, God is always our source. Amen. Salamat po sa Diyos sa ating mga trabaho, hanap buhay, negosyo, kung anuman ang ginagamit ng Diyos. If you are a retired one, thank God for the pensions. Amen? Thank God sa mga pensyon na dumarating sa inyo na hindi pa naubos ng maraming korap sa gobyerno. Pasalamat kayo. Ano po? Dahil yung iba ay sa Amerika, kinatatakutan nila dahil sa sobrang corruption na nangyayari, yung bagong generation natatakot na pagdating na ng kanilang panahon, wala ng pensyon. Amen? Dahil nakurakot na ng mga nauna. And that could be true. Amen? Kung makikita niyo po yung mga issues na lumilitaw sa mga PhilHealth, amen? Na-advance na po yung mga malalaking bulk ng pera at yung mga tamang gagamit, yung talaga nangangailangan, wala nang ma-withdraw. Amen? Kaya kung may tinatanggap ka pa ng mga pension ngayon, that's the blessing of God. Amen? Yan po'y pagpapala ng Diyos. And one way that we look to God and we show that this is not our source is God, is by returning something to the Lord. Amen? Kaya tayo pong lahat ay tumayo. And with that thought in mind, ating pong gagawin ng tama ang pagkakaloob sa umagang ito. Amen? Masaya po ba kayo na gagawin po ang Thanksgiving? Sabi mo sa iyong, actually sa Amerika ngayon, Thanksgiving. Amen? Alam niyo, ang problema lang nito, I was there last 2 years ago para ma-experience ko yung actual na Thanksgiving. Ang nakalulungkot lang po sa Amerika ay meron silang Thanksgiving at yung Thanksgiving sa US, mas malaki pa ito kaysa sa Christmas. Ang Thanksgiving sa kanila, holiday. Ang Pasko, hindi. Hello? Ang Thanksgiving, walang pasok. Pero ang Christmas, may pasok po yan. Ang December 25. Yun ang nakalulungkot. Kasi pagka tinanong mo ang mga Amerikanong hindi Christian, Thanksgiving, nagpapasalamat lang sila. Pag tinanong mo kanino, they do not know. Hindi nila alam na dapat sa Diyos yung Thanksgiving. Kasi ang problema kasi hindi na naituro doon sa mga bagong generation na yung Thanksgiving, yan po ay binuo ng kanilang mga forefathers kasi nga, in God they trust. Pero dahil hindi na pinag-uusapan sa bawat pamilyang Amerikano, karamihan sa kanila, ay hindi na itinuturo ang tungkol sa Diyos dahil sila'y galing sa hirap. Kaya naulit yung history na Judges chapter 2-9 generation. Alam niyo yung Judges 2-9 generation, ang sabi ng Book of Judges, dumating ang isang henerasyon na hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nga po, ang bilin ng Diyos sa bayan ng Israel, sa Leviticus, sa Deuteronomy, na huwag kalilimutang pag-usapan sa loob ng tahanan ng Diyos. Kasi ang tendency ko minsan, limbawa si nanay, si tatay, maalam sa Diyos, umunlad.
Eh kaso nung umunlad, may katandaan na sila. Eh yung mga bata nilang anak, hindi na ituro na si Lord ang dahilan kung bakit sila ay naging successful sa business. Nung namatay si nanay at si tatay, minana ng mga anak yung negosyo na nakatayo at kayamanan, hindi na nila alam na Diyos ang dahilan. And they think they have wealth, they have success because they are very wise and very good. Amen? Kaya, wala na ang Diyos, wala na sa picture. Kaya nga po, iba po tayo. Lagi nating ina-acknowledge that every little accomplishment, little or big, small or great, we owe it to God. Amen. Amen. Mahalaga po na maging mantra ng ating pambuhay, if not because of God, we are nothing. Kung wala po ang Diyos, wala rin po tayo. Maganda po yun. Amen. That everything that happens to us is because of Him. Amen. So, kaya nga yung Thanksgiving, ang nakalulungkot, na-sentro na lang po yun sa turkey. Kawawa po ang mga pabo. Amen. Pero ang Diyos po ay hindi napapag-usapan sa maraming tahanan tuwing araw ng Thanksgiving. Pero ang pinaka dapat po sentro ng Thanksgiving ay ang Diyos. Amen. Kaya ngayon po umaga, tayo po yung manalangin, raise your tithes and offering unto the Lord. If you're online, you can also lay your hands on your offerings. So let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama. Lord, salamat because we are now guided by the truth that we are not giving for the sake of just giving money. Ngunit kami po'y nagkakaloob because this is an act of gratefulness and gratitude because we acknowledge that you are the source of everything that comes to us. Kaya tanggapin mo po ang aming pasasalamat at pagpalain mo ang aming mga kamay. In Jesus' name, amen and amen. So gawin po natin ang gawain ito ng pagkakaloob at pagkatapos po tayo makababalik ulit sa atin pong upuan at tayo po ay darako na sa mensahe. Amen. So purihin ang Lord. So ngayon pong umaga, today is, ano pong date ngayon? Today is November 28. Ano po? Tomorrow is 29, then Monday is 30, then Tuesday is December. Amen. So makakaupo na po tayo. Darako na po tayo sa mensahe. Handa na po ba kayo sa salita ng Diyos? Kayo po ba'y excited na nakikinig ng salita ng Diyos? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So darako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito na po ang huling mensahe natin ngayon pong buwang ito ng Nobyembre. At sa ating pong pagsisimula, can we first bow our heads? Tayo po ay sama-samang yumuko at muli tayong manalangin at i-acknowledge po natin ang presensya ng ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Lord, we are in a moment and we are in a time that we are about to receive and listen to your words. Panginoon, naniniwala po kami because yun ang sinasabi ng iyong salita, that all of the things that are spiritual can only be understood also by spiritual means. All of them are spiritually discerned. Kaya Panginoon, alam po namin that our minds, ang aming natural mind, are limited to understand natural things. Kaya Holy Spirit, we are so grateful and thankful that you have been given to us. Dahil kung hindi po dahil sa iyo, wala po talaga kaming kakayanang makita ang mga bagay na espiritual at maunawaan ito. Kaya ngayong umaga, dalangin po namin na ang kapangyarihan mo muli ay mamalas at makita sa aming mga buhay. At tulungan mo po kami na matuto ngayong umaga sa iyong mga salita. Gamitin mo lamang po ako na instrumento. At dalangin ko na ang lahat ng nakikinig under the sound of my voice will also be illuminated and they will receive your revelations today. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin in Jesus' mighty name. And everybody say, amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. He deserved that. Amen. Kung sa akin po yan, ay huwag nyo na po ituloy. Kung sa Diyos po, ay ituloy ninyo. Dahil pag ang tao po ay pinalakpakan, baka kunin ni Lord eh. Amen. Kaya nakakatakot po na ang palakpak ay kinukuha. Naalala ko tuloy ang mga kasaysayan na natala po sa ating kasaysayan bilang tao. Lahat na nag-claim na sila ay deserving sa mga tinatawag na fame more than God ay maaga pong nawala.
One example is, I believe, John Lennon of the Beatles. Because at the height of their success as a band in the 70s, ay isa sa mga naging interview ng Beatles dahil sobrang sikat na po nila. Yung mga medyo dating young ones, palagi ko kilala ninyo ang Beatles, so maintindihan ko na yung mga nandito na hindi sila interesado sa mga sinasabi ko dahil hindi nila kilala ang Beatles kasi itong mga naririto ay pang mga Korean ito eh. Ano po? Ano ba mga sikat sa Korea? Ha? Ano yun? Meron akong, ano ba yung lagi ko naririnig? Ha? Nasikat na Korea. Anyway, wag na po tayo doon. Magtatagal pa tayo. Amen? But one time, ay na-interview po si one of the band members, si John Lennon, at sinabi niya sa kanyang part ng interview that they are popular than Jesus. Amen? And after a few months ata or day, John Lennon was shot. Patay po si John Lennon. At madali po natapos ang kanyang buhay. And another one is Muhammad Ali. Ang sabi ni Muhammad Ali, nobody can beat me, even Jesus. Wala raw po makatatalo sa kanya because he's in the height of being a champion sa kanya pong pagiging boksingero. And that is the beginning of his downfall when he say that he is more popular and he deserve the applause of men rather than to give it to Jesus. Kaya nga po, napakadelikado na tayo po ang hinahangaan. Kaya nga po, to be safe, let us always put every praise to Jesus. Amen? Kapag sinabing, ang ganda-ganda mo ngayon, glory to God. Amen? That's a good habit. Pag sinabing, ang galing mo mag-aral, glory to God. Amen? Ang galing mo sa trabaho, ang galing mo talagang mag-deal ng negosyo, glory to God. Huwag mo sasabihin, talagang ganun, iba tayo eh. Amen? Oh, you are in a very slippery road. Amen? Hallelujah. Amen? Huwag kang magkaganun pa, sabihin mo, wala, talagang ganun eh. Amen? Magaling ako sa Diyos eh. No. Glory to Jesus. Amen? Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen? Dahil siya ang dahilan kung bakit tayo narito sa ganitong kalagayan. So ngayon pong umaga, buksan po natin ang ating puso as we listen and receive the words today. Buksan po natin ang ating Biblia. If you have again your Bibles, go to the book of 2 Kings. Samahan niyo po ako sa Lumang Tipan. At titingnan po natin ang ilang mga natala po dito sa kasaysayan sa ating pong Biblia that we will be looking at today because there's a lot of things to be learned sa mga Bible personalities and character. If you notice, when we begin our church, nung nagsimula po tayo na magkita-kita, most of the messages na pinakikita po sa atin ng Lord are connected to people of the Bible. Amen? Last Sunday, we have talked about Esther. Amen? So makikita po natin because there's something to be learned. Amen? Dito po sa mga taong ito na natala ang kanilang pong buhay sa Biblia. Amen? May mga matututunan po tayo. Kaya ngayon pong umaga, we will start here. We have so many personalities na pag-uusapan ngayong umagang ito. But the number one in my list today is the king named Hezekiah. Sino po sa inyo ang pamilyar kay King Hezekiah? Okay, so good. So salamat po sa puntahan po ninyo ang 2 Kings chapter 18. At narito po ang ilan sa mga tala na makikita po sa Biblia regarding one of the king that have been that had ruled the nation of Israel back in the days. So sa 2 Kings 18, basahin po muna natin sa verse 1. Ang sabi po ng verse 1, now it came to pass in the year of Hoshea, the son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. Okay, let me just pause for a while and let me just give you a brief history of what is happening here. So kung makikita po natin sa verse 1, mayroong confusing po dyan, just in case kayo po ay observant sa mga bagay na inyo pong binabasa. Pero kung hindi man kayo observant, ay pinipilit ko na kayo mag-observe. Amen. Kasi meron po na mga nasa church na they are just content on hearing, pero wala na silang pakialam doon sa mga little piece of information. Remember, what my dreams and desire dito po sa simbahan sa BND Muntinlupa. My desire for you is to be like a church
na tinala po sa Book of Acts, ano po, na ang kaibahan po nitong mga mananampalatayang ito, nasa dulo lang na aking dila, ay when they hear the word of God, hindi lamang po sila kontento na ito'y naririnig, kundi Berean Church, amen? Gusto rin po nila na usisain at tingnan kung are we still in line with the truth. Bakit po mahalaga po yung ganung karakter ng isang mananampalataya? Dahil tandaan po natin, ang sabi muli ng aking ama, pag ang sasakyan ay nabangga, ito po ay naiparerepair. Pag ang bahay ay nabulok, ito ay naipagagawa. Pero pag ang kaluluwa ay nawala, ito po ay hindi na magagawa. Hello? And how can you lose your soul by the wrong doctrines that you receive? Paano mo po mawawala ang iyong kaluluwa? Ito po'y sa pamamagitan ng maling aral na iyong napapakinggan. Amen? Because wrong teaching will always lead you to darkness. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na tayo po individually, amen? I will be trying my very best if you are under my ministry to protect you by teaching you the right doctrine. But you have to protect yourself as well. Kasi marami pong bagay sa inyong buhay, mga kapatid, na hindi ko na kayo kayang proteksyonan, because when you go out from this ministry and from this church, ay ma-expose kayo sa iba-ibang mga information, lalo na sa panahon na ating kinalalagyan ngayon. Very dangerous. Dahil ang pros and cons po ng ating panahon, information now is open. Dahil sa internet. Amen? Kaya marami pong naglipa na ngayon na pwede mong mapakinggan, pwede mong mabasa, pero not everything that you can read and hear possess and bear the truth. Kaya napakahalaga po na ikaw at ako, number one, ay meron pong close relationship with the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is your alarm that will trigger and will sound up pag ikaw po ay na-expose sa mga maling katuruan. And then secondly, the natural part is you are doing your homework. Dahil ang sabi po ng Biblia, ang ipapaalala lamang po sa iyo ng Diyos ay iyong napag-aralan. Ang sabi ng aking ina, when I was growing up, dahil isa po sa traits ng aking mga magulang, they taught us to be prayerful. Kaya pagkukuha kami ng exam when I was in elementary, lagi niya kayo pinipray. Sabi niya, mag-pray tayo, mag-pray ka. So pagkuha mo ng exam, okay. So one day, ang sabi ng aking nanay, parang hindi kita ata nakita na nagbasa at nag-aral kagabi. Ang sabi ko sa aking nanay, i-pray mo na lang ako na ituro sa akin ng banal na espiritu ang sagot. Ang laki po ang mata niya. Ang sabi niya, ano akala mo sa banal na espiritu? Kakutsaba mo sa pangungopya? Anong ituturo sa'yo kung hindi ka nag-aral? Kaya kita ipinepray para yung iyong napag-aralan na limited ang iyong isipan, tulungan ka niya at ipaalala. Pero kung hindi mo napag-aralan, hindi ituturo sa'yo ng banal na espiritu yon. Pandaraya yon. Hello? And I found that to be true. Paano mo po madidetect ang maling mga katuruan if you are not exposed to what is right? Kaya marami po ay napapahamak dahil sa kanilang personal na buhay, they are not doing their homework. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, pagkatapos ba nito, are you doing your homework? Ikaw ba sa iyong bahay ay may panahon din na nag-aaral ka for yourself? Remember this. When you study, the first goal is not for the community, not for the church. The first reason why you study the Bible is for yourself. Because you are protecting yourself from deception. Amen? Kaya akala nung iba, hindi ako mag-aaral ng Biblia. What for? Di naman ako mag-preach, di naman ako magtuturo. That's the wrong mindset. You are not studying the Bible because you are to preach, you are to teach in a cell group. You are studying the Bible to protect yourself. Amen? Kaya kalokohan po yung dahilan na hindi ako mag-aaral ng Biblia, wala naman akong tuturuan eh. Because you are not studying for the sake of teaching. Iba po yung kalagayan na kagaya namin because we are called into teaching as a pastor. So we study also, part of it is to preach. Pero another part why I study is to protect myself.
Hello? Kaya may kasabihan, bakod mo, sagot mo. Sa iyong katabi, buhay mo, sagot mo. Hello? Nakukuha po ba natin yun? Yun ang rason kung bakit po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos personally. Not for anything else, sekundaryo na lamang po dahil isi-share ko ito sa cell group ko, dahil tuturo ko ito sa aking Bible study group. No, the first reason why you study is to protect yourself. Hallelujah. So ngayon, puntahan na po natin ang 2 Kings, tingnan po natin sa chapter 17. So para po hindi tayo magkaroon ng kalituhan, mapapansin niyo po kasi rito, sa chapter 18, 2 Kings 18, ay binanggit po ang dalawang pangalan ng hari. Number one is Elah, the king of Israel, and another one is Ahaz, the king of Judah. You might be confused. Bakit po dalawa yung hari during this time? Because during that time, the nation of Israel is divided. Divided po sila. Nahati po, humiwalay ang isang tribo do sa 12 tribo, and that tribe is the tribe of Judah. So one little tribe called Judah separated from the 11th tribe called Israel. Amen? Kaya if you would look at it, titingnan nyo po yung Judah, it looks like they are weak because they are just one tribe. Amen? So ngayon, mapapansin po natin, na sabi po rito sa tala ng 2 Kings chapter 18, ay si Hezekiah na anak ni Ahaz, na hari ng Juda, dumating yung panahon that he began to reign. His time came up dahil ang pagiging pong hari ay sinasalo ng mga anak. Amen. So because nagpass na po ang pagiging hari ng kanyang ama, so because he came from the lineage of a king, si Hezekiah po'y galing po sa linya ng mga hari, and he is the successor of his father. Amen. Na ang pangalan ng kanyang ama ay sino? Ahaz. So dumating yung time na ito pong si Hezekiah, dahil tapos na ang paghahari ng kanyang amang si Ahaz, siya na po ang papalit sa posisyon na magiging vacant na iiwan ng kanyang ama. Now, ang sabi ng verse 2, 20 and 5 years old. How old was Hezekiah when he became a king? He was only 25. Amen. I don't know about you, pero if this happened in our time, nobody wants a president that is too young. Hello? Because we have this mindset na ang tao po ay kailangan pong mamuno if they are old because they have so many experience. Pero hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Kaya nga si Pablo po ay nagbigay at naglaan ng pagkakataon na encourage si Timothy, na sabi niya, let no man despise your youth. Amen? Because Paul is anticipating that because of you are in a younger age, people will not listen to you, or you will not take the position of a leader because you are too young. Pero ipinakikita po rito sa tagpong ito sa Biblia that leadership is not an issue of age, it's an issue on how you handle responsibility and how you follow the Lord. Kaya hindi po ito usapin ng edad, basta ikaw po'y marunong mga siwa ng pamamahala at masunurin ka sa Diyos, no matter how old, how young you are, you can be a leader. Nakukuha po ba natin yan? Kaya nga po, batang-bata si Hezekiah when he became a king, dahil ang sabi po ng ating Bible, we see this information, na siya po ay 25 years old lamang nung siya po ay maging hari. At ang sabi po rito, those 25 years of age, and he reigned for 29 years in Jerusalem. So 25 siya nung naghari, at yung kanyang term as a king umabot ng 29 years. So 25 plus 29, that is how old he was when he ended up as a king. Sino po mabilis sa math? 25 plus 29. How? Ay, mga galing sa negosyo to sila, Ate Marlene. 54. Di malulugi sa suklian ito. Ano po? 54. Amen. So ang sabi po rito, 54 po ang tinagal ng kanya pong pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. At ang sabi sa verse 2, his mother's name also was Abi, the daughter of Zechariah. Now verse 3, this is what I like when you tag, ito po yung nakatag sa buhay ni Hezekiah. Ang sabi sa verse 3, and he did
what was right in the sight of the Lord according to all that David his father did. Oh, I like that word. Napakasarap po na kung ikaw ay hindi daratnan ng rapture at ikaw po ay daraan sa proseso ng kamatayan at pagbibigyan ka ng Diyos, but this is not normal. Kung pagbibigyan ka ng Diyos na marinig mo ang mga tao na dadalaw sa iyong lamay, ang pinakamasarap pong marinig ay itong taong ito ay nabuhay na may takot sa Diyos. Salamat sa dalawang tao. Baka ang gusto na iba, anak ko, ang bait nitong taong ito. Maganda rin po yung mabait ka, pero ang higit pong napakaganda ay nabuhay ka na nakilala kang ikaw ay may takot sa Diyos. Nagiging masunurin sa Diyos. At yun po ang buhay ni Hezekiah. Dahil sabi ng Biblia sa verse 3, ang kanya pong ginawa sa kanya pong pamumuhay sa ibabaw ng daigdig ay ginawa niya ang tama. Amen. So ngayon, tingnan po natin bakit po ginawa niya ang tama. Atin pong puntahan sandali ang kasaysayan ng kanya pong pamilya. Sino po ba ang kanyang ama? Ang kanyang ama po ay ang pangalan ay King Ahaz, who happened also to be a king. Tingnan po natin ang kasaysayan ng kanya pong tatay sa 2 Kings, the same book, pero tingnan lamang po natin sa 2 Kings chapter 16. Samahan niyo po ako sa chapter 16 ng 2 Kings. Na kung kayo po ay nasa 2 Kings chapter 16, tingnan po natin ang pagkakatala ng Biblia tungkol po sa buhay ng kanyang ama nung siya po ay nabuhay bilang isang hari sa ibabaw ng daigdig sa kanya pong pamumuno. Okay, so nandun na po ba kayo? So sa 2 Kings chapter 16, ang sabi po sa verse 2, tingnan po natin sandali sa verse 2. And Ahaz, sino po si Ahaz ulit? He was the father of King Hezekiah. Now, mas bata po siya, for your information, na siya'y naghari. Because if his son Hezekiah, 25 years old when he ruled, mas bata po si tatay. Kasi nung namuno po si tatay, ilang taon siya, according to the Bible, he was only 20 years old. And ang sabi dito, and he reigned in Jerusalem, but the difference is, he reigned for only a short time. Maiksi po ang kanyang pamumuno because Hezekiah was 29 years, pero ito pong si tatay na si Ahaz ay only 16 years. Pero look at the tag that is connected to his name. Unlike David, his father. Kanino po siya ikinumpara? Sa kanyang magulang na si David. Now, this is a line of the kings. Ano po sabi? He did not do what was right in the sight of the Lord. So ano ang tag kay Hezekiah? He did what is right. Ano po ang tag sa tatay? He did not do what is right. Now, ano po ang napakagandang makikita po natin dito sa mensaheng ito? This is what the Lord had showed me. And I am now sharing this to you. Maaring ang inyo pong magulang ay hindi naging maganda ang kanila pong buhay sa ibabaw ng lupa, but you have the power to change what your parents have done wrong. Hello? Kahit hindi po naging maayos ang pamumuhay ng mga magulang ninyo, pero ngayon na ikaw ngayon ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay, huwag kang mabuhay sa kaisipan na ganito kasi ang tatay ko eh. Amen? Ganito kasi ang aking pamilya, ganito kasi ang aking magulang. No way, no way, no ma'am, no sir. You have the power to change. Kaya ngayon pong umagang ito, ang titulo ng mensahe, I am to put a title to this message, change is the only constant thing in this world. Amen? Ang pagbabago lamang po ang isang bagay na hindi nagbabago dito po sa ibabaw ng daigdig na ito. Kahit anong panahon, kahit anong henerasyon, change will always be applicable. And there is always room for a change. Kaya hindi mo pwede natin sabihin ang dahilan, wala talagang magagawa eh. No, there is still time to change. Meron pa rin pong paraan, may oras pa rin ng pagbabago. Kaya nga po kahit masama
ang lagi pong buhay ng tatay ni Hezekiah. But one thing that caught my attention ay hindi po siya nabuhay sa nakaraan ng kanyang pamilya. Hezekiah did the different way. Hindi po niya hinayaan na ang pagkakamali ng tatay ay magiging niyang pagkakamali. He changed his path. He changed his life. Hello? Kaya nga po napakahalaga po nito dahil mga kapatid, tayo po ay nabubuhay din sa mundo that it is always changing. Dati-rati, napaka-luwag po ng lahat. Pero look at what is happening now. Nabago na. Amen? Kaya nga po ang isang susi, pakinggan niyo po ito. We are in the final moment of human history or the church age. Tayo po ay nasa huling yugto ng kasaysayan, ng simbahan, at nasa huling yugto na rin po tayo ng tinatawag ng kasaysayan ng panahon ng tao dito po sa ibabaw ng daigdig na ito. And if you would notice, itong last quarter ng buhay ng tao sa ibabaw ng daigdig, there are always changes. Puro pagbabago. Papasok ka ng mall, ang dami ng mga pagbabago. Binago po ang lahat. Ngayon, hindi ka po makaka-adapt pag hindi ka nagbago. Tama po ba? Dati-rati, hindi tayo pwedeng maglakad na nakamask. Pero ngayon, kailangan mo na nakamask. Tama po ba? Ngayon, kung ayaw mo magmask at sasabihin mo, ayaw ko magmask. Ibig sabihin, I don't want to adapt the change. Hindi ka pwedeng lumabas. Nakukuha po ba natin yun? Because now the world is showing us that in order for us to adapt, you must accept the change. Kaya kung makikita rin po natin sa espiritual, kailangan pong tayo po ay discerner na kailangan din po nating magbago. Hello? Kaya nga mapapansin niyo po ang simbahan, binago ng mundo. Hindi na tayo malaya na walang mga restrictions na nakapagtitipon. Pero nag-adapt po tayo. Nag-change po tayo. Alam kong hindi ito madali. Ang mga nalaglag at nahihirapang mag-adapt yung hindi marunong sumabay sa pagbabago. Alam ko po na malaki sa changes na nangyari sa simbahang ito, we move our Sunday service to Saturday service. That's a change. Pero what is the wisdom kung bakit po natin ito inadapt? Because we believe that there is a virtual church every Sunday. So that's the change. Dahil sa ayaw at sa gusto po natin, obsolete na ngayon ang mga mass gathering. Kaya kakaawa yun, napakalalaking simbahan. Did you see the churches that are so big? They are empty today. Ang dami nilang mga upuan, ang dami nilang ininvest na malalaking halaga na salapi sa mga gusali, na hindi nila na-anticipate na darating ang panahon that the buildings are obsolete now. Hello? Because now the church is moving into a virtual situation today. Kaya nga po tayo ay nag-adapt doon sa tinatawag na change. Change is constant, mga kapatid. Kaya kung gusto rin po nating magtagumpay sa buhay na ito, something has to change. Kaya kung nagdanasa kayo ng tagumpay sa buhay, meron kang babaguhin. Kaya marami na stuck sa dating buhay because they don't want to change. May kasabihan, kung makikita niyo po ang nakasulat sa mga kalsada, kung iisipin po natin, istorbo po itong itinatayong skyway. Dahil napakatindi po ng dinudulot nitong traffic. Amen? Pero kung hindi po magtatayo ng skyway ang ating gobyerno, then we will remain the same. But these changes are putting us into inconvenience. Pero pag nag-takes place na po itong skyway na ito, then we will begin to experience convenience. Pero paano po natin mararanasan itong convenience? We need to accept changes.
Kaya maraming tao hindi po makaunlad at makaalis sa kanila pong dating buhay because they don't want to change. Ayaw nilang magbago. Eh, nakagisdan ko na ito eh. Naging gawi ko na ito eh. Amen? Ayaw nung iba na baguhin ang style. Sabi mo sa iyong katabi, style mo na ngay bulok, ayaw mo pang ayusin. Change it. Baguhin mo yan. Kaya iba naging mindset ni Hezekiah, yes, my father is a failure, but I will change. Kaya marami ay na-stuck doon, kasi ang tatay ko naman ganun din eh. Di ganun din ako. No, if you see the weakness of your parents and you find it not helping your family, what you gonna do about it? Nakita mo na nga, batugan ng tatay mo, gagayahin mo pa? E di another generation ka ng batugan? Nakita mo yung tatay mo, babaero. Kagayahin mo din. Amen? Gusto mo bang maranasan din ng iyong anak yung naranasan mo? Change is the key. And change is not an easy word. Amen? Napakasarap pong pakinggan, pero hindi po ito madali. Because if you would look at this story, tingnan po natin, alam niyo ba na doktrina ng Biblia ang change? In the Bible, let me just put this at the side note of your of the sermon today. Tingnan po natin sandali sa Luke 13. Let me just bring you to the principle and perception of Jesus about this. Tingnan po natin yung prinsipyo not associated with change. In Luke 13, go to the book of Luke. Ang sabi po rito sa verse 1, let's listen from Jesus' words here. Ang sabi niya sa verse 1, there were present at that season some that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answering and said unto them, suppose ye that the Galileans were sinners above all the Galileans because they suffered or they practiced such thing. So ano po yung issue rito? May present pong situation kay Jesus during this time dahil sa kasaysayan ay meron daw pong ganitong panahon na nangyari tungkol sa mga Galileans. Ano po ang naging gawi ng mga Galileans according to verse 1 sa Luke 13? Na yung dugo daw po ni Pilate ay iniahalo nila saan? Sa kanilang mga paghahandog. So this is not right. Amen? This is like a cultic practice ng mga Galileans. Tama po ba yun? They are mingling blood. Ano po? So now, to the Jewish mindset, because the audience of Jesus are Jewish, this is not right. Dahil according to the principle that God has taught us, this is not acceptable. Hello? So ano ang sabi ni Jesus? Aatakihin niya itong mindset na ito dahil ang sabi niya, sa tingin ninyo, ay itong mga Galileans na ito, ay makasalanan sila kaysa yung mga nagpa-practice na itong bagay na ito kaysa sa mga kapwa, ibang kapwa nila na Galileans na dahil hindi nila ginagawa yung ginagawa ng kapwa nila mga Galileans because not every Galileans are practicing. Pero sabi ni Jesus, ibig ba sabihin exempted din yung ibang Galileans na hindi pinapractice ito? Let's move to verse 3. And I tell you, ang sabi niya, no. The word in King James said, nay, but that is no. Pero ang sabi niya, but except you repent, ang sabi ni Jesus sa kanyang kausap, you shall also perish. So meaning to say, ang sinasabi din na drive po dito ni Jesus, the word repent is the word change. Hello? Ang sabi niya, akala niyo ba kayo exempted dahil hindi kayo nagpa-practice noon? No, if you don't change, hello? You will suffer the same fate like they have. So what will exempt you from that fate is you have to change. The word that Jesus used is repent. Amen? Ang problema lamang yung word na repent ay masyadong theological word, but the word repent simply means change. Kaya nga po ang requirement sa atin that we became a Christian, that we became a child of God, is we repented. Anong, pag sabi mo nag-repent ka, ano ibig sabihin ng repent? Nagbago ka. Dati you don't want to be with Jesus, but you have changed. You want to be with Jesus. Dati ayaw mo ma-identify that you are a worshiper of Jesus, but you have repented. You now love to be identified as a Jesus freak, as a Jesus lover, and as a Jesus follower. What you have done is you have changed.
Hello? Kaya yun po yung word na repent. Repent simply means change. Amen? Kaya hindi po tayo napunta sa buhay na walang hanggan kung hindi po tayo nagkaroon ng change. We are all going to hell. But because we accepted the change, we are now bound to heaven. Glory to God. Nakukuha po ba natin? Kaya ang hindi papasok sa langit ay hindi umakap sa pagbabago. Hello? Eh, dito na kasi ako nagising eh. Nakatanikala ako, nakakandado. You don't want change. Hello? Pero para makarating ka sa presensya ng Diyos, you need to change. Kaya nagkaroon po ng pagtuturo dito si Jesus, repentance is the same word as change. Now, go now, dahil napakalaki pong word on change, easy and we love to hear this word. Pero to be honest, if the truth be told, napakahirap po ng change. Hello? Kaya nga po, kita nyo, nung pumasok po ang ating, hindi po ako namumulitik, ha? Pero nung umupo po si Duterte na ating Pangulo, ang ganda ng mga sinasabi niya. Ang dami niyang gustong baguhin, tama po ba? What he has in his mind is change. It's a good word, but it's hard. Kaya nung i-implement yung change, marami po nag-react. Nakukuha po ba natin? Marami ngayon ay kontra sa mga gagawin pagbabago. Dahil yung dating paraan ng korupsyon, aayusin, babaguhin, i-lessen yung nagiging korupsyon. Siyempre, yung mga nasanay sa under the table, maapektuhan, papayag ba yon? Hello? Yung mga nabuhay na sa pangungutong, ngayon pagbabawal na yung mga ganito, papayag ba yon? They don't want to change. Kasi, kaya nga po, dun po papasok yung salita, change is a very good word, but it is very hard to implement. Sa ating personal lamang buhay eh. Kay gandang pakinggan na gusto mo maging fit and healthy. Pero you need to change. You need to change your diet. You need to change your lifestyle. Kaya mo mag-exercise. Gusto mong pumayat pero ayaw mo mag-exercise. Pwede ba yon? Kaya saan kakapit ang tao naghahanap ng mga gamot na maiinom? Gusto shortcut. And another thing that I will drop into our hearts today, changes has no shortcut. There is always pain associated with change. Hello? Wala pong shortcut ang pagbabago. May kasama po itong sakit. Change is not a change if there is no pain. Hello? Iiyakan talaga pag nagbabago ka na. Because you will see friends that you used to hang before. They are leaving you. Hello? Dahil yung mga dati mong mga kaibigan, barkada, na dati mong laging kasama ngayon, nilalayuan ka na nila. Because now you are in a process of change. Amen? Change is not easy. It is always associated with pain. Nakukuha po ba natin yun? Kaya nga may salita, no? Tiis ganda. Gusto mong gumanda, magtiis ka. Kaya hanga po ako doon sa mga nagpapaganda eh. Yung mga nagpapa-threading, Diyos ko po. Yung hindi natawa, hindi alam yun. Pero napakasakit nun, maniwala kayo. Hindi ko pa naranasan, pero pag na-imagine ko, pero hindi ko maipaliwanag, bakit kailangan mong gawin? Ayos naman ang kilay mo, bakit mo kailangan masaktan? Tiis ganda. Amen. Naiintindihan ako ng mga nagpapa-threading. Amen. Because you want to change. Tama po ba? But because you need a change, there is pain. Amen? Kaya hindi po madali ang pagbabago. Kaya tingnan po natin si Hezekiah kung paano po niya in-apply ang change sa kanyang buhay. His father is a failure but he did not walk through that same line na nilakaran po ng kanyang ama. Because if we go to 2 Kings chapter 18, just the next verse after verse 3, ang sabi po ng verse 4, unang ginawa po ni Hezekiah nung siya po'y naupo. Remember, sinalo niya ang isang administration na puro kapalpakan. Tama po ba? Nung pumasok po si Hezekiah, gusto niyang bumitaw sa
anino ng kanyang ama na mali ang ginawa. He need to change. So this is the first agenda. Sabi sa verse 4, he remove the high places and break the images. Kasi yung panahon ng kanyang tatay, yung high places, inalaw niya ang mga pagsamba sa mga iba-ibang Diyos-Diyosan. And you know, during the time, it's very popular. Na alam niyo po kasi ang isa sa napakahirap sa leadership is you want to please the people. Amen? Gusto mo i-please ang tao and you sacrifice what is right. Kaya kung makikita niyo po ang politiko, kahit mali, basta masaya yung butante. Nakukuha po ba natin yan? Kaya yung po ang pagkakamali ni Ahaz, because he did not want to please his boss, which is God, but he wants to please the people. Pero iba po ang naging atake ni Hezekiah, no, my people is not my boss, God is my boss, so he removed everything that his God doesn't want. I don't mind now what the people want, but I want what my God wants. So ang sabi ni Hezekiah, hindi ko gusto yung ang tao ay masunod, ang gusto ko yung masunod ang Diyos. Pero ito ang katotohanan. If you do what pleases God, you will hurt the people. Hello, tahimik sa Baptist Church. Totoo po yan. Pagka po sinunod mo ang kalooban ng Diyos, masasaktan ang tao. Diyan makakaranas na masyado ka naman banal-banalan. Masyado kang self-righteous, but they don't understand. You just want to please your God. Kaya ang ginawa po ni Hezekiah, he removed the high places, he broke the image, cut down the groves, break in pieces, that the brazen serpent that Moses, and even the brazen serpent that Moses made, winasak po yun ni Hezekiah. At maging yung mga incense na kanila pong pinaghahandugan ng para sa kanilang Diyos. Sinira yun ni Hezekiah. So now, I have learned, paano mo po may apply and change base po sa karanasan ni Hezekiah? Because he attacked the system. Hindi po yun madali. Tama? He attacked the system. He attacked the norm that the people used to practice and used to live. Hindi po madali yung ginawa ni Hezekiah, pero gusto niya makita ang pagbabago. And I found out, thank God for the Holy Spirit, one of the element of change is boldness. Hindi ka magbabago pag wala kang tapang. Kaya marami hindi makaalis sa dating sistema dahil takot. Hello? Natatakot kasi pag ginawa ko ito, baka iwan na nila ako. Pag ginawa ko ito, baka humina na ang aking negosyo. Paano na? Pag hindi na ako nagtinda ng beer, baka wala nang bumili. Ito pa naman ang malakas na kumikita. So you need boldness because makikita mo po talaga, bababa ang iyong sales. Hello? Kaya one of the secret of change is number one, you need to have a boldness. Kailangan matapang ka. Hello? Dahil meron pong maapektuhan. Kaya nga po, winasak, inatake ni Hezekiah ang mga altars, maging ang brazen serpent na nakagisna na sa panahon pa ni Moses. He broke all of this para lang po magkaroon ng pagbabago. Now in your life, what needs to be broken in order for you to change? Sa inyong buhay, ano ang kailangan wasakin para magbago ka? Maybe it's a habit that you have practiced. Mga bad habits na meron ka. Maybe you've been watching too much television. You've been playing so much game if you are a young people. Amen? Ano yung mga bagay na kailangan wasakin sa iyo so you can change? Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya yun po yung isang example, si Hezekiah. Now, another thing that God showed me when I was preparing this message is Zacchaeus. Do you know Zacchaeus? Now, he is a personality in the New Testament and his life is written in Luke 19. I don't have time to read because I'm running out of time, but I'll give you the scripture. Sa Luke chapter 19, verse 1 to 5, nandun po si Zacchaeus one time, and you know the story? Zacchaeus was a tax collector and people hated him.
Dahil hindi po maganda ang reputation ng mga BIR mula pa noong panahong una hanggang ngayon. Kaya mahirap mag-apply sa BIR. Hello, because it is always associated with corruption. And sabi nila, babaguhin ko ang BIR, good luck. Kasi sa panahong pa ni Jesus, mahirap nang baguhin yan. Who do you think you are? Nababaguhin mo siya ngayon. Hello? But it's okay. Kung gusto mong baguhin, then go. We're praying for you. Amen? Pero si Zacchaeus was a BIR tax collector during his time. Marami pong galit kay Zacchaeus. Pero one day, Jesus went to where he was. Dumating po si Jesus sa lugar na kung saan naroon siya. And Zacchaeus was so curious about Jesus. But the problem with Zacchaeus, he was so short. Maliit po siyang tao. Unano po siya. Hindi po siya napagpala ng tinatawag na height. Tama po ba? So daraan sa kanyang kinaroroonan si Jesus. Pero nung malaman niya na malapit nang pumunta si Jesus sa kanyang kinaroroonan, gumawa po siya ng paraan. His situation did not stop him from seeing Jesus. Tama po ba yun? Kaya anong ginawa ni Jesus, ni Zacchaeus? Naganap siya ng puno. I could not imagine a BIR climbing a tree. Hello? Hindi ko ma-imagine ang isang tax collector na may posisyon, ha? Aakyat ng puno para lamang makita si Jesus. Amen? And this is now what leads me to another element of change that I see in Zacchaeus. And what is that? Persistent. Amen? Because he was persistent to see Jesus, that he doesn't mind even if he would climb a tree just to see Jesus. Kaya ang mga tao po na may pursuit na pagbabago, persistent yan. Amen? Kahit mahirap ang kanilang susuungin, kahit mahirap ang kanilang mga daraanan, we want to change. Even if it costs me my life, I want to change. Hello? Kaya nga po mapapansin po natin, and I look up into the dictionary, and this is what I found out. Ano po ba yung ibig sabihin ng word na persistent? Alam nyo, sabi ng dictionary, ng Webster, sa definition ng persistent, it is continuing firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition. So, ang persistent po ay kahit mahirap, gagawin mo. Hello? Dahil gusto mo makita ang pagbabago, even if it demands sacrifices on my part, even if it feels pain on my part, I will do it just for the change to take place. Kaya yun po ang meron si Zacchaeus. Kaya nagbunga naman po ang kanyang pagiging persistent. Siya lamang po ang bukod tanging umakyat sa puno, ha? And I recognize that persistence always got the eyes of God. Nakatatawag ng pansin sa Diyos ang mga taong may persistent attitude. Na kahit mahirap, you are doing what you need to do. Amen? Hindi, alam nyo, this is how I see it. Kahit na, yung alam nyo, yung nakatutuwa siguro sa Diyos ito, na kahit na alam niyang hindi ka ganun ka dunong, alam mo yun sa iyo sarili, pero nagsisikap ka pa rin mag-aral ng salita ng Diyos kahit na pagod, natutuka-tuka ka na, pero aral ka pa rin. It touches the heart of God because He sees that you really want to change. You are persistent on doing what is right even if it costs you your life. Kaya nagbunga po yung pagiging persistent ni Zacchaeus. Siya lamang po ang napansin ni Jesus. Let me just remind you on that. Sa dami po ng tao, Jesus never bothered to stop on any people that is present there, but only Zacchaeus. Why? He saw the persistency of Zacchaeus. Kaya nung nandun na si Jesus, ito po nangyaring kasunod. Sabi ni Jesus kay Zacchaeus, Zacchaeus, come down. I will go to your house. Hello? In other words, Jesus said, Zacchaeus, you are about to entertain change. Hello? Change is coming now into your house. Kaya dali-dali si Zacchaeus, pinapunta po niya. Pero hindi po madali kay Zacchaeus ito.
Kasi may mga chismoso-chismoso mga tao na nasa paligid sa pinag-usapan sa kaagahan. Sabi, walang hiya. Pupuntahan itong demonyong ito. Hello? Kaya pag ikaw po'y nagbago, you will attract chismoso and chismosa. May magagalit sa'yo dahil nagbabago ka na. Hello? Kaya umugong po ang chismis kaagad nung bumunta si Jesus kanino kay Zacchaeus. Ang hirap nung kalagayan ni Zacchaeus, pinag-uusapan siya. Pero pagpasok ni Jesus sa bahay, in-entertain ni Zacchaeus si Jesus, ano? Lalo sinelyuhan ni Zacchaeus ang kanyang persistency. Paano? Dahil nung sinabi nung nakausap niya si Jesus, ito sinabi ni Zacchaeus, this is big persistency. Ano sabi ni Zacchaeus? Panginoon, inamin niya ha. Ito lang ang BIR na umamin. Hello? Ang sabi niya, yung mga niloko ko sa buwis, ibabalik ko. So, sobrahan ko pa. That's really persistence. Because it's really hard to change. Pero gagawin ko ito kasi gusto ko nang magbago. Kaya number one is boldness. Number two is persistence. And last but not the least, si Pablo po ang isang example. You know, the history of Paul, I'm running out of time, but I'll give you the scripture. Sa Acts chapter 8, verse 1 to 4, basahin niyo po ang old life ni Paul. What he used to do. Siya po ay nagtatrabaho under the service of the Roman government to go after the believers. Kaya he was present nung patayin po si Stephen. Nandun po si Pablo. Kaya he is working under the service of the Roman government para po labanan ng mga Christian. Trabaho niya ito. Pero pagdating sa Acts 22, he was too proud sa kanya pong kalagayan. Kasi ang ganda ng posisyon niya. Pero nagkaroon siya sa Damascus Road ng encounter with Jesus. Pero ano po ang testimony ni Paul? He just obeyed the voice that he heard. Kaya po nabago ang isang Pablong masama at napalitan ng isang Pablo na naglilingkod sa Diyos. What's the key? He obeyed the voice of God. Kaya kung gusto mo po magbago, three major things are needed. Because change is a good word, but it's very hard. Pero kung meron ka nito, tatlong ito, change is possible. Boldness, persistence, and obedience. Makikita mo po, magkakaroon ng pagbabago ang iyong pambuhay. Dahil nasa panahon po tayo, napabago-bago po ang lahat, kaya kailangan po tayo po'y marunong mag-adapt sa mga changes na nangyayari din po sa ating pong paligid. Hindi para sumabay sa agos at takbo ng sanlibutan, pero para lalo po tayong sumabay sa agos at takbo na ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating pong panahon. Dahil nasa uling panahon po tayo at merong wave na ginagawa po ang Diyos sa ating generation. Amen? Kaya nga po ako'y natutuwa eh. Kasi hindi tayo nahadlangan, ano? Kasi kahit po nandito tayo sa online, halain mo one time nagulat ako kasi may mga discipleship na ginagawa ang ating mga kapatid via Zoom, nagpe-fellowship sila. Because you adapted, it's a sign that you adapted change. You did not allow the negativity, the negative things to hinder and stop what you love doing. Ay, yung mga kabataan, minsan naririnig ko ang aking anak, di ba ginagawa niyo yan? Ano, pag Sunday ata yun, may mga Zoom meeting kayo. Kaya nga sabi ko, siguro patungo po tayo sa tinatawag na digital church. Maganda na doon natin ituloy yung discipleship. Kung sino yung magkakagroup, magbuo kayo ng Zoom, mag-fellowship kayo. Amen. Dahil nga, marami restrictions eh. Lalo po ngayon, kung mapapansin natin, sa Amerika, binabalik na sila ulit sa lockdown. Amen. At hindi malayong darating rito ulit yan eh. Dahil may mga naririnig na akong ugong-ugong eh. Na magkakaroon, nakarecord niya pala ako, pero pauugungin ko na. Ano po? Na may mga naririnig po ako talaga. Nababalik po tayo sa second wave nitong mga bagay na ito. Amen? At magiging total lockdown ulit. Pero sabi ko sana naman pagdating nun, sa church, sa langit na tayo nagpe-fellowship.
Amen. Kasi it will really make way for the coming of the Antichrist. Dahil patungo na ito sa kahirapan, patungo na ito sa kaguluhan. Kasi talaga pong human action din yung nangyayari. Kung kayo ay sumusunod sa ating binuusang messenger, I'm sharing to you in some information that you need to know regarding the end times. Eh, gawa ng mga tinatawag na Illuminatis, ano po, meron silang agenda na ang sabi nila, kaya magulo ang mundo because of too many people. Because they think, ito ang kanilang kaisipan eh, kailangan ang population, parang ganito po yan eh, di ba? Ang bahay, may sukat yan eh. Halimbawa, itong ganitong laking lugar, ito ang bahay mo, ito swabing-swabi lang sa apat na tao. Kung ito lang ha, apat kayo sa pamilya, swabi ito. Ibig sabihin, healthy ito kung apat kayo na nakatira rito. Maluwag eh. Pero kung ang titira po dito sa itong laking ito, nakatira araw-araw, 15. Bugbug po itong bahay na ito. Tama? Nakakuha niyo po ba yung idea? Kasi hindi sa design eh. Ngayon, ang iniisip ng Illuminatis, ang buong planetang daigdig, para ito'y mapakinabangan ng gusto, 500 million lang dapat ang nakatira. E, bilyon po tayo eh. Kaya ibig sabihin, kailangan mamatay ng sobra. At matira lang yung 500 million. And how do they plan to do that? By wars? By sickness? By viruses? And it's now taking place. Hello? Nakukuha po ba ninyo? Kasi naisip nila, para mangyari, yung kailangan magkagera, para maraming mamatay, kailangan magkaroon ng virus, magtagutom, para maraming mamatay, sino lang matitira? Yun ang kami lang. And this is the kind of world that we are living in. Pero praise God, bago po yung plano ngayon, may plano ang Diyos sa atin. Palakpakan po natin ng Panginoon. Glory to God. Can we all stand up, rise up to your seat? Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Very powerful. We need change. Amen. Kailangan po natin ng pagbabago. In order to see victories in our lives, kailangan po ang pagbabago. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa mga mensahe na iyong pinadala ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo na naman kami, Panginoon, ng revelation tungkol po sa napakalaking factor sa buhay ng bawat isa sa amin in order for us to see the fullness of your plan, Panginoon, sa aming pong buhay. And that is to adapt the changes that you are doing in our lives. Changes may not be easy, may not be comfortable, pero it is doable, Panginoon. At dalangin ko po na mga kapatid na kinakausap mo ngayong umagang ito, kung ano mga bagay na i-engage mo sa kanila para kanilang baguhin sa kanila pong mga buhay. Give them the strength, the courage. Give them the boldness, the persistence, and the power to obey what you are leading and saying to them, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, na mangyari po ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Now, before we go, can we sing that song? Thank you for being with us today. If you have been blessed by our ministry, there are different ways for you to give for the kingdom of God. For bank, account name, Dexter Durante, branch, Carmona, Cavite. Account numbers, BDO 0106-500-24079, BPI 0989-347-837. GCash Send to Bank is also available. Just click Send Money feature, which is free of charge. For money remittances, we have Palawan Express and Cebuana Padala. Just use the following details. Name, Dexter Durante. Contact numbers, 0922-820-9866. Kindly text us the code, sender, and amount that you have given. For Smart Padala, just use the number 5577-5195-2327-7102. For inquiries, just text us at 0922-820-9866 or send us a private message at Bldg Muntinlupa Facebook page. Please inform us if you are giving for Strong Foundation Radio Ministry or Bldg Muntinlupa Church.
Remember that Psalms 112 verse 5 says, "Good will come to those who are generous and lend freely." May you be blessed as you give for the kingdom of God.